Magandang araw po sa inyo lahat at welcome back sa Alamin kay Master Neo. And today, ang ating pong alamin ay yung mga gumagamit po ng ating mga love spell, mga orasyon o ritual na kung saan ay nakaka-experience sila ng tinatawag na panghihilo. Paghihilo o nahihilo. Yan, yung sumasakit ang ulo, yung kinakabahan, kasama na din dito po yan, ano? At worse pa ay yung nasusuka. Yan. Master, bakit nga ba ako nahihilo? Tama ba ito? Yan. Tama ba akong proseso o normal bu ba ito? No? At ang isa pa niyan ay lahat nga kayo, lahat ng gumagamit nito ay pare-pareho po ang nagiging experience. At dumadami na po since marami na nga pong gumagamit po ng ating mga love spells o mga orasyon or rituals ano na nakikita po natin sa ating group sa Facebook group ano. Okay, so yan nga po ang ating pag-uusapan at ang tanong ng karamihan ay master, tama ba itong aking nararamdaman or normal ba itong aking nararamdaman? Okay, so kung gusto niyo pong matutunan o malaman kung bakit nga po ba nangyayari sa inyo ang mga bagay-bagay na ito ay panoorin niyo po muna ito. Lahat ng tao ay may problema. Lahat ng tao ay may pinagdadaanan. Lahat ng yan ay nakatadhana na ating madama at ating maranasan. Ang lahat ng inyong nakikita sa mundong ibabaw ay pawang ilusyon lamang. Ang mga ilusyon na ito ay ang magsisilbing daan o susi sa susunod na buhay. Sa buhay na kung tawagin ng mga tao ay heaven. Sadyang ginawang hindi perpekto ang mundo upang makaranas ng saya at kalungkutan, upang magtanong ka sa iyong sarili na kung tama ba ang lahat ng ito. In general, meron lamang tayong 12 tao dito sa ibabaw ng mundo. Ikaw at ako ay magkakapatid. Marami sa inyo ang nagtatanong, ano nga ba ang hiwaga ng mundo? Ano nga ba ang tao? At ano ang mga koneksyon nito sa mga planeta? Lahat ng bagay ay nakasulat na bago ka pa ipanganak at bago ka pa mamatay. Halina't alamin kay Master Neo ang lahat ng ito dahil everything is already written in the stars. Okay, dahil everything is already written in the stars, alam nyo na ang drill, pakicheck na lamang po ang ating description box sa ibaba na kung saan ay makikita nyo po dyan ang ating mga links na papunta po sa ating Facebook page ng Master Neo at ang Facebook page group din ng Master Neo. Opo, meron na po tayong Facebook page group. Ang admin po natin dyan ay si Ma'am Genealogy08 at pakicheck na rin po ang ating sister channel na Genealogy08 na kanyang Facebook page ano, at ang kanyang channel. So, paminsan-minsan ay pakicheck na din po sa right side ng inyong screen na kung saan meron po akong mga ilalagay ng mga suggested card na kung kayo ay interesadong panoorin ay pakiclick po yan at doon po kayo mapupunta sa videong iyan. Okay, so simulan na po natin itong mga questionnaires po ng ating mga spellcasters from all around the world. Ano? Master, sumasakit ang ulo ko, nahihilo ko. Yan, at kinakabahan. Yan, nasusuka ako, Master. Mga ilang araw na. Yan. So, yan po ay ating pong sasagutin for today. Okay. Master, ano ba ito? Ano ba itong mga ito? Bakit nga ba ako nagkakaganito? Okay, sasagutin natin yan. Unang mai-explain ko sa inyo ay dahil po gumagamit po kayo ng energy o lakas. Ano? Hindi po ito pang physical. Ngunit ito po ay ang tinatawag po natin pang mental na lakas. Pag sa mentality, ang tinatawag natin dyan na lakas ay yung tinatawag na mana. Yan, mana, ano ba yung mana na yan? Master, yan ba yung pamana ng aking lolo? Yan, maganda yan, pera yan, sabi naman ng iba. Okay, hindi po. Ito po ay yung life force po ng isang tao. So, meron tayong aura, may life force na tinatawag. Meron tayong channeling na tinatawag from one person to another, from one point to another. Sa ating pong ginagawa ng spell. So, kinakailangan po natin na gumamit po ng lakas
So, sa physical, meron tayong mga muscle, ano, energy. Sige, tulak mo yan. Sige, sipahin mo yan. Okay. Sige, karate. Tamahan kita sa pool. Patay. Di ba? Ganyan. Dito naman po sa mental, yan po ay yung mana. So, pag mana, ay tayo po ay gumagamit ng vibration. Again, from one point to another. So, from one person to another, nagkakas kayo ng spell, gagamit po kayo ng tinatawag na mana. So, anong nangyayari po sa inyo? Once na gumamit kayo nitong mana, ay after po niyan, ay kayo po ay madedrain o mauubusan ng lakas. Master, narinig ko na yung mana na yan. Sa mga games yan, ano, sa games, sa Diablo, sa ML ba yan, o something, hindi ako naglalaro yan, pero may mga games, tama po. Diyan po talaga nakakonsepto ang mana. So, sa physical, meron na mga fighters. So, pag-usapan natin ng konti. So, fighters, physical lang ginagamit. Archers naman, physical din. Pagdating sa wizard, spell casting, mana po ang tinatawag. So, may level po ang mana. Kung kayo ay baguhan o newbie sa paggamit po ng mga spells, kagaya po ng mga love spells, orasyon, etc., etc., ay nasa level 1 pa po ang inyong mana. So, the more na ginagamit nyo itong mana, the more na tumataas ang level. So, same concept po yan sa mga games. Diba? So, cast kayo ng cast ng spell, gamit kayo ng gamit. Basta hindi pa tumatalab yung spell ko. Kasi nga po, ay baguhan pa po tayo. Diba? Aminin nyo sa sarili. Hindi agad natin magagawa o magiging successful agad ang spell ng isang trial lang. Naku, napaka-henyo na talaga ng isang tao na ganyan o talagang gifted kung sakali naman pong gumana po ang inyong spell. So, dyan tayo sa pinag-usapan natin ng mana. The more na ginagamit, the more na lumalaki din ang energy nyo sa mana. The more na sa physical, ihalin tulad natin. The more na nagba-basketball kayo, the more na gumagaling kayo sa pagba-basketball. Diba? Same lang sa ibang mga games na kung saan the more na naglalaro ka ng mga NBA games, ganyan, kung ano man mga sports, baseball, soccer, football, ay the more na lumalakas kayo o gumagaling. So, ang ni-recommend ko o pinapayo ko po sa inyo ay gumamit ng gumamit lamang po ng spell. Huwag pong mawawalan ng hope na ito po ay gumana. Kaya nga po may mga testimonial sa ating Facebook group na dumaan sa prosesong mga ilang buwan bago umepekto. Dahil kakagawa, ayan, nagiging bihasa sila at lumalaki ang kanilang mana. So, the more na malaki ang mana, the more na marami kang gagamitin para mag-cast ng spell. At Master, anong connection niya kung malaki yung aking mana? Tapos sabay, ano bang magiging ano? Sige, umepekto. Bakit ba ako nahihilo na ngayon? Okay, so gumamit kayo ng mana. Naubos ang inyong mana, kakagamit po ng mga orasyon, spell, etc. At kayo po ay madedrain once na ginamit nyo po yan. Once na nadrain kayo, dyan kayo makakaramdam ng hilo, makakaramdam ng kinakabahan, sumasakit ang ulo, nasusuka. Dahil nga po, gumamit po kayo ng spiritual na lakas o mental na lakas. Yan po ay ang tinatawag po natin na mana. Yan. So, dyan na i-explain ang lahat ng yan. Okay, so once na the drain na, okay, paano ba ito, Master? Paano ba ako makarecover? Paano po ba itong mana ay mabuo uli o ano? Kumaga ma-full tank ang mana na ito. Okay, so ang gagawin nyo lamang po ay magpahinga. So, after po ninyo gumamit po ng mga spells, na mga love spells, mga abundance spells, protection spells, healing spells, etc., etc., ay kayo po ay magpahinga. Huwag pong atat, dahil lalo-lalo na kung kayo po ay newbie, naubos agad ang inyong mana, nahilo kayo. Magpahinga kayo mga ilang araw. Kung kailan kayo in the mood na gumawa po ng spell, ay ito na yung oras ko. Gusto ko, parang gusto kong magano. Kailan ba ako huling nag-cast ng spell? Mga 4 days ago. Oh, pero ngayon, parang feel na feel ko. Okay, di ba? In example ko lang yung 4 days. Dahil nga, yun yung well-rested na mga araw na since kayo ay gumagawa pa lang, mga 1 week pa lang, ano. So, after 4 days, sige, nahilo ako ng mga time na yun. Sige, relax muna ulit. Back to basic. Gawin nun mga normal na gawain, yung mga chores natin dyan sa bahay, magluto, maglaba, pumasok sa trabaho. Yan, after nyan, after 4 days, yan, relax ka na. Parang gusto ko mag-cast ng spell. Okay. So, gawin ko ito ngayong araw na ito. So, after nyan, hindi na kayo makakaranas ng mga pananakit ng ulo after nyo pong gumawa ng mga spells.
Iyan po ay mapapatunayan po ng ating mga experiensadong mga spellcasters na nagumana na ang kanilang mga spells. At marami po dyan sa ating Facebook page group. Makikita nyo ang kanilang mga comments. So, once na nagagamit nyo na, na-exercise nyo na ang inyong mentality sa paggamit po ng spiritual channeling na tinatawag, ano, ay dyan po lumalakas na ang inyong mental power. So, yung mana ay nagle-level up from one level to another. So, magle-level 2, level 3, at level 4. So, the more na dumadami ang inyong mana, the more na marami kayong pwedeng marami i-cast na spell, at the more na magiging effective o epektibo ang inyong mga love spells. Yan. So, mag-experiment na kayo ngayon ng mga abandoned spells. Epekto sa love spell eh. Eh, after nito, gusto ko payamanin naman o pagpasok naman ng pera. So, explore nyo ang sarili nyo sa paggamit pa po ng iba po ninyong mga spell. Isa pa pong magandang pag-recharge po ng mana ay yung pong karma na tinatawag. Master, ano ba yung karma na yan? Okay, ang karma po ay yung po yung may positive at negative karma. May ginawa kang hindi maganda, ay may hindi din magandang mangyayari sa inyo. So, the more na marami kang ginagawang kabutihan sa inyong mga nasa paligid, ay the more na may naiipon din pong karma sa inyo. So, itong karma na positibo na inyong nakakalap sa inyong paligid, nag-donate ka ng ganito, wow, oh, good karma, na hindi nagsasabi kahit kanino, no? Nagbigay ka, tumulong ka sa inyong kapatid o sa inyong kapitbahay. Okay, yung aso na nasakal ng ano, ng tali sa gilid, ano? Okay, so tanggalin ko yung tali. Yung kaliit-liitan, yung maliit na detalye na may naglalakad na butike na hindi mo tinapakan. Yan, oh, good karma na yan, di ba? Niligtas mo yung suso na naglalakad dun sa yung papatawid siya ng kalsada. Itawid mo yung suso na ito papunta dun sa kabila. Oh, hindi siya nasagasaan. Good karma na po yan sa nature. So, isa pong magandang pagre-recharge po yan. Master, saan ko po ba gagamit itong karma? Ito po ay pagbo-boost po na maging epektibo ang inyong mga spell at gumana. Dahil nga po nasa positive tayo ng mga spells, di ba? So, kung the more na positive ang inyong ginagawa sa paligid, the more na positibo din po ang balik sa inyo. Iniipon nyo yun kahit maliit na may niligtas kayong langgam, di ba? Eh, part of nature yan eh. Part ng cycle of the earth o cycle of the world o cycle of the universe o cycle of the cosmic energy o universe. Yan nga po. So, the more na marami kayong nililigtas na buhay, the more na nagkakaroon po kayo ng good karma. At tested and proven po yan. At yung karma na yan, yan ang gagamitin nyo para maging successful po ang inyong mga love spells, etc., etc. Abundance, protection, healing spells. Yan. So, marami pa pong iba. So, yan. Sana na-enlighten po kayo sa aking pong itinuro for today. Pakishare, pakilike, at pakisubscribe na din po ang ating channel kung kayo po ay baguhan sa Master Neo. Maraming salamat po doon po sa mga ating po mga bagong subscribers na kung saan ay pinagkatiwalaan nyo ang Genealogy 08 at ang Master Neo na maging inyong spiritual guide sa inyong buhay. Okay, hanggang sa muli po. Ito po si Master Neo, ang inyong Master Astrologer, Numerologist, at Spellcaster na nagsasabing everything is already written in the stars.